si Dark Willow, you have the Nyx Assassin, tapos itong si Omni Knight, Enchantress, Outworld Devourer. Yung kanilang mga napili naman para sa unang game natin is Night Stalker, Warlock, tapos Shadow Fiend. Pero kita naman natin sa Admiral, binan of first ban na kagad yung Dark Willow. Mm-hmm. Simula pa lang, tinanggal na ng Admiral. I mean, nakita nila yung performance ng execution kanina sa... naglaban na ito kanina eh. Kumbaga parang rematch na lang ulit to. Actually, at na 2-0 ng execution itong Admiral kanina. So, tignan natin, nakapag-adapt na kaya yung Admiral dito? Napansin na kaya nila yung playstyle o yung balak ng execution from that game 1 loss kanina? Or tignan natin kung makakabawi nga sila and we'll take the series against itong sa execution. Pero nakita natin kanina kung paano naman maglaro yung Dark Willow, no? Nung sa... Nakita ko yung nasa mid sila. Pagka bagsak ng Terrorize, tanggal lahat, layo lahat ng heroes ng kabilang team. Napapansin ko rin sa side ng Admiral, mahilig talaga sila sa medyong greedy na core. Like itong Shadow Fiend. Si Juggernaut, nag-Shadow Fiend Juggernaut sila nung, ano eh, nung game 2 yata nun. And then, nung game 1. Noong execration Admiral kanina. Yun nga, hindi nga siya nag-workout kasi yung parehong core na to, kailangan nilang mag-farm. Si Shadow... Wait, was it Shadow Fiend? I feel like it was Shadow Fiend. Basta for sure may Juggernaut yun. Yun nga, si Juggernaut, tinry naman niyang mag-rotate and gumala sa mapa. Pero in the end, talagang nahirapan na lang siya eh. So, tingnan natin kung mapu-pull off, sabi mo ng Admiral, yung mga greedy picks nila for this game number 1. Again, best of 5 po to, Admiral versus Execration na. Tingnan natin kung which Filipino team magpe-prevail para dito sa finals. Yes. So, ayan, ano doon yung nasa noo ko? Ayan yung tawag na hard work. Ganun talaga pag guys, pag nagkakas kayo, prosigido ka sa ginagawa mo. Minsan tinutubuan. Ano yan? Gawa ng pagpupuyat yan, dechos. Hindi ganyan talaga minsan. Kasama sa paglaki yan, tinitigawat ka. Ito sa Admiral, binan out pala nila yung Vengeful. Ginamit kanina. Yung sabi mo, yung kinweto mga matic swap, pagka-swap, patay na agad. Yeah. Ang dami nilang ding lockdown. Katulad ngayon, isa to sa mga nakita natin, yung Sand... I mean, hindi siya Sand King, it was Nyx Assassin noong game 1 kanina. It was Nyx Assassin Witch Doctor, tapos Dragon Knight din, yung combination nila doon. So, this time, tinanggal na nga nila yung Vengeful para wala nang mabigyan or ma-initiate pa para sa side ng Admiral. So, dito naman sa side ng Admiral, last pick nila for the safe lane carry, it's the Lifestealer. So, pwede, ang dami pwede sakyan dito ni Lifestealer. Batrider, Night Stalker, pagdating ng night time, Hunter in the Night. Plus, ang ganda pa ng vision advantage ng Admiral side. Oo. Kasi kanina, ginawa din nila to eh, itong Batrider-Lifestealer combination nung game 2. They did a pretty good job executing it, pero nung sa rush fight, I think doon na nagkatalo. Since, I guess, ang problema kasi kay Lifestealer, though na malakas siya, nakakite siya ng mga heroes. Nung game 2 kasi ang daming pangkite na heroes ng execution, kaya nahirapan siyang mag-deal ng damage. Kumbaga, kasi kapag na-flaming lasso mo, parang anong game nung second game nila kanina pagkatapos ng flaming lasso after nun wala na silang hold agad so ayan po ang prize pool natin. It's first place, it's $500,000. Sa second place naman, $300,000 to, ha, dolyar, hindi Pilipino peso, dolyar. Sa third place naman, $200,000. $2,000. Malaki naman. Malaki pa yung sa third place. Mayaman tayo. So, isipin nyo guys, kumikita kayo ng ganyang kalaking, may posible kayong kumita ng ganyang kalaking pera just playing online. Kasi usually, mga ganyang tournament, makukuha mo lang yan pag nagpupunta ka sa mga LAN games, di ba? Pero this time, it is an online tournament and ito na, kompleto na ang drafts and pick natin. Ito, Juggernaut last pick for the side of Execration. So, game number 1, magsisimula na po tayo for the Ang Central Confrontation. Admiral versus Execration, game number 1 is about to start. Best of 5. So, yung mga nakaabang na dyan, yung mga maghuhulog, handa na ba kayong mawalan? Handa na ba kayong umiyak sa mga hinulog nyo dyan? Pero, abangan natin. 500K, payaman tayo, payaman. Mukhang bayat lupa na yan, ha? Bayat lupa na nga. Ay, Diyos ka Lord. Yung quick shoutout nga pala kay LJ Luna. Hello, hello sa iyo dyan. And sa lahat ng nanonood, guys, magandang gabi sa inyo. Kung hindi pa kayo nakakapag-dinner, kumain kayo na kayo kasi
game of 5 to, pwedeng umabot to hanggang 5 or 6 na oras. Depende kung gaano katagal yung laban. So, quick shoutouts kay Jano Lalim. Napakalalim naman yan. As always, pero yan, recap muna natin. Pakilala muna natin. Ito na naman, mga taghirap parts natin. Sa side ng Execration, it's Kimo para sa kanyang Sand King. Si Nando para sa kanyang Juggernaut. Si Carl para sa kanyang... Si Yaj on the DK. Si Puck, si Santino, at si Grims. Kuya mo, Grims naman, para sa kanyang Witch Doctor. Alright, guys, sa side naman ng Admiral, si Demon ang maglalaro ng Warlock. Si Ben-Hur on Shadow Fiend, si RR on Batrider, si Gabby on Lifestealer, and si Boombox on your Night Stalker. Ayun. Okay. Kaya na siya yung hindi ko maalala na ano eh, na isang support ng Admiral, pero yun. Pero quick shoutouts muna pala dyan sa mga kuya mo. Magsisino yan? Si Jano Lalim na pala yan. Tapos na pala. Pero eto, tingnan natin. Kumabasa na siya. Yung sa'yo. So again, tignan natin kung mag-work. Usually pag nakikita na purple's muted. Usually pag nakikita natin yung Shadow Fiend, no, kadalasan ang ang pinipili nila Clockwork, pero hindi natin nakita ngayon. So Admiral, mukhang heading sila into Shadow Fiend na walang Clockwork. Yes. Pero ito looking at heroes natin. So hopefully hindi sana siya mangyari dun sa game nila. Pero I guess yung difference kasi nung game 1 sa series natin ngayon is meron silang Night Stalker. So meron silang support na mas makakapag-rotate. They have the vision. Kumbaga, yung night time, you have the mobility. Kanina kasi nung game 1, pumili sila ng, I believe it was a Naga Siren. So, though na maganda yung Song of the Siren and net setup plus yung base armor niya, malaki din, yung rotating niya or yung roaming potential niya, parang nagkulang nung sa game 1 kanina. Pero I guess dahil siguro yun sa pinapakitang pressure na ginagawa ng Execration, kasi ang nangyari sa dalawang series na yun, ang Execration, sila yung nagdi-dictate ng laban. Sila yung nagpe-pressure ng top, middle, and off lane. Tapos ang nangyayari, yung Admiral, nagre-react lang sila lagi. Tapos yung reaction pa nila, too late na, wala silang nakukuwang kill. Or kung maliligtas man nila yung carry nila, pero yung carry nila, kailangan bumalik ulit sa base. So pag bumabalik ka sa base, nami-miss mo yung ilang CS sa gitna. Maraming plus yung nasasayan. Level. Oo, maraming nasasayan. So hopefully, tingnan natin, Admiral, makapag-create sila ng magandang early or laning space, kasi if not, mukhang yung heroes kasi na ang Execration ay pang early to mid game talaga. So ito, tingnan natin kung magkakaikimo on the Sand King. Mukhang makikipag-agawan sila with the early Bounty Rune. Again, Bounty Rune, wala na pong XP, pero may Barrow Strike onto the Lifestealer. So naagawan pa netong Execration si Admiral. Pero malaking damage ang nakuha dito ni Yaj. Medyo mahihirapan siya dito sa laning phase natin since bawas na nga yung agad yung buhay niya. So medyo maiilang siya maipag-trade ng CS or ng right-clickan dito sa support. Pero dito sa may baba, si Boombox mabibigyan ng first blood, makukuha ni Kuya Monando yung kill. So tinry niyang i-pull yung creeps with the boots na rin, pero mukhang pinaghandaan yata ng ano yun ng Execration. They knew exactly what's about to happen siguro, pero I think paralyzing kasi yung kinuha niya. Maybe nagbound sa dalawang hero kaya na-caught out of position si Nightstalk, kasi hindi natin nakita exactly what happened eh. Pero I guess since you have the movement speed with the Juggernaut, kaya na-out talagang nabigyan niya ng isang mabilis. Pero eto, si Nando, si Kuya Moyaj, nahihirapan nga against the Lifestealer. So, bawas na kagad yung kanyang sustain down to the one salve. Pero eto, Grims, makakakuha ng kill etong Execration dito sa may bottom lane. Nakabawi naman sila with the Witch Doctor. Yes. Pero nakakuha ng courier Execration na nachoke to go nitong si Sand King. So, malaking mahihirapan itong si Shadow Fiend na makasabay dito sa damage from Puck. Pero ito, Kimo, kumukuha ng creep wave. Dito, dalawang creep wave pa yung nakuha niya habang ito naman. Lalo yung pag-agawan si Kuya mo. Op, creep wave na ha-attack ni Kimo dito onto the high ground. Ano kung magtutuloy-tuloy ba? Ay, bumalik! Balik! Dito. Sampu pa yan. Sampu. Ayun, nakuha yung mga pasahero. Oh no, pero yung creeps. Ayun, na-agro! The range creep! Nakuha ni Boss Kimo. With all that effort, nabigay niya dito sa Dragon Knight habang eto naman si Kuya mo Warlock, kalungkutan. Mm-hmm.
sa mid yata, saka yung sa top lane yung nakuha niya dun, ano? Grabe naman pala this guy. Ano, ito, Puck, Santino, going oh, no. in, pero the face ship, umabot pa at makakaligtas dito si Santino against Ben Hur. Pero again, it's 9 against the 3 last hits versus the Shadow Fiend itong si Santino. So since nakuha nga ng execution yung courier nitong Dire, medyo mahuhuli yung mga sustain nitong pina. Kasi usually pag Shadow Fiend ka, nagpapadala kagad ng healing salve para makaabot ka or para manalo ka doon sa laning phase. But since he does not have the courier, mahihirapan siya dito makipag-trade kay Pak. Kasi Pak may paparating na agad siya na sustain ito. Ayan, healing salve niya. Ingat-ingat, regen muna daw para kay Pak habang dito naman si Yaj sumisiksik at try niya atang humatak na naman ng creep wave pero nandito si Warlock para pigilan kuya mo Yaj, pero here comes Kimo with the Sand King. Hatak na naman tayo, hatak mo baby dito sa may top lane habang dito naman sa may mid lane zinozone out ni Pak at nung Shadow Fiend etong si Santino. I mean the Light Stalker at sige mo, Shadow Fiend. Pero yung, Kimo, EP out lang dun sa gilid. Yung tawag dito. Ano bang skill yan ni Warlock? Yung Fatal Bands. Kamuntingan. Pero ang ganda ng ginawa dun ni Warlock. Ah. But I guess isa rin yung sa with this hero na si Warlock, nahihirapan silang ihinto or pigilan yung pagkat ng wave ng execution since wala silang compete hold. Kung meron silang heroes like Bane, papatulugin mo lang matatapos na agad yung pag-agro nung creep sa kanya. Pero I guess Admiral is looking more on the team fight and counter-initiation hero. Kaya napili nila itong si Warlock. Pero ito si kuya mo Santino nakapag-recover na. Kailangan niya mag-ingat dito kanina. Nandito si Nightstalker sa may mid lane going into the 4-minute mark. So Hunter in the Night pwedeng-pwede nang humanap ng kill habang dito ay pag 1-on-1 si Batrider against the Witch Doctor. Pero here comes the Hunter in the Night onto Grimms. Lalabanan nila yung Witch Doctor pero nasan yung follow-up? Right click onto the Hasted Nightstalker onto Grimms. Nandun yung Paralyzing Cast. Dito naman sa may likod, meron ng Firefly. Pero ito, nginangat-ngat. Sinusundot ni Bidaman. Ito si Kuya mo, Grimms. Mamamatay ba? And yes, makukuha ni Nightstalker yung kid. So this is our first night time and nag-upisa na nga, kumala dito. Itong si Boombox, tignan natin kung may mahuhuli pa siyang kill dito ah. Looking at middle. Mid lane on to Ben Hur. Nandyan yung Illusory Orb. Silence and they will pick off the Shadow Fiend. Pero here comes Bidaman or Boombox with a right click. Haste and Nightstalker pero makukuha niya yung kill. At Bidaman, mukhang kailangan niya na lumayo. Nandyan yung Illusory Orb. Andito si Santino diving into the Nightstalker and makukuha pa nung Puck yung kill. That's a double kill. Kill for the Puck. Yeah, since he also spotted na nag-rotate na nga itong si Demon, so sa kabilang side na siya agad tumaan. Pero it was a great recognition. I think tahuli lang nandating itong si Boombox on the mid lane. Kaya na-force na nga rin siya mag-TP. Parang ito siya dapat dun sa gitna. And isa to sa mga rason kung bakit nahihirapan si Shadow Fiend sa gitna bukod sa Puck. Pero sa bottom lane. Bottom lane, nandun yung Paralyzing Cast onto the Batrider. Plus may Poison pa and then the Blade Fury. Right click and then umabot yung right click ni Grimms. Nakuha pa nila yung Batrider dito sa may bottom lane. Sa laning phase natin, napapansin ko, laging ganito ka-aggressive yung execution. Lalo na nung game 1 and game 2 natin. Pero I guess dahil sa nature din ng heroes na pinipili ng Admiral, kaya ito tinitake advantage ng execution yung mga bagay na yon. Ang tanong kung magtutuloy-tuloy ba to. Kasi kanina, yung nangyari sa game 1 kanina is yung DK, once na nag-online na yung dragon form niya, nagkasabay sila ni Pak na mag-rotate. Whereas yung tatlong heroes na to, si Sand King, si Witch Doctor, saka si Juggernaut, laging sila yung magkakasama or nag-gagang. Kumbaga yung carry na to na Juggernaut, hindi siya yung carry na nagpa-farm. Mag-farm lang, kumbaga sumasama siya sa mga smoke rotation nila. Kumukuha siya ng mga importanteng kill, katulad ni Shadow Fiend or ni Lifestealer. Since yun nga, pasok na pasok yung Blade Fury plus yung Omnislash niya kay Lifestealer nga. Ito sa may bottom lane, tignan natin, Batrider, maghahanap po na ng attempt. Pero ito, hinahatak lang nila yung creep wave dito-ish. So, pero Firefly, kukumit niya na, Hunter in the Night. Nandun yung Paralyzing Cast, nag-bounce plus the Borrow Strike onto the Batrider. Pero here comes Bidaman or Boombox with the Night Stalker. Hunter in the Night, buhay na buhay pa. Habang si Batrider, tatakas na lang muna. As much as possible, Admiral, they're trying to put a lot of pressure dito sa bottom lane ng execution. Pero ang pinagkaiba kasi nung regular core sa Juggernaut is wala siya pakialam si Juggernaut sa Sticky Napalm. Kasi nga, he could Blade Fury away doon. Pero eto,
Tingnan natin from the backside. Pida man, etong si Night Stalker dun. Pero hindi niya na itutuloy yung rotation niya habang dito. Top lane naman si Yaj, it's 25-0. So top of the network natin. It's the Juggernaut neto ni Nando, pero ito mukhang igogo nila. Nandun yung open wounds, pero the fire threat on to 2 habang ito nira right click ng tatlo. Walang malakas sa tatlo, and DK will fall onto the hands of the Warlock dito sa may top lane-ish. Ayun nga. So yun, nagmalakas ng loob si DK na mag, medyo umangat kayo na sa top lane since napansin niya na si Night Stalker is nasa gitna. Naisapatan nga siya doon nung tier 1 tower. Pero ang gandang rotation on your boombacks, kumbaga taking advantage of this night time as much as possible. Ito, harassment lang coming from Kimo habang dito naman sa may bottom lane. Nando, mukhang nabigyan na yung top, yung bottom tower, T1 bottom tower netong Admiral into 700 to 600 HP. Pero ito, Omni Slash onto the Batrider. Better watch yourself talaga. Pero ito, Blade Fury makakatakas with the Firefly at makaka-TP out pa. Uy! Sayang. But still, kumbaga hindi na rin masama yun for side of Execration kasi na-force nila out of lane itong si Batrider, pero mukhang delikado na naman si Yaj. Eto na si Yaj, pero makakapasok into the tower. It's, may rotation pang ginawa si Shadow Fiend, pero balik muna sa mid lane. Abang eto, Dream Coil Santino onto the Shadow Fiend with the double damage, pero yung race hindi na umabot yung sumunod na race doon. Saka nag-daytime na rin, nung wala yung movement speed nitong si Boombox. So I think he was about to cast yung kanyang silence, kaya napamadali na siya with that illusory orb. Kasi pag inabot siya doon, matik, tigok na itong si Carl sa mid lane. Pero eto, tingnan natin. May bottom lane. Tingnan natin si Batrider. Wala pa, hindi pa niya igogo yung kanyang blink dagger. Tingnan natin, 4-4 ang score natin dito. Dikit ang laban natin sa ngayon. And yung network, hindi din nagkakalayo. Si Shadowfin, yun nga, medyo expected na tong matchup na to. Kay Pac na manalo itong yung hero ni Carl compared sa hero ni Ben-Hur. Pero kapag hindi na pressure ng husto ng Execration, yung mga tier 1. Kasi isa sa mga key sa mga heroes nila is yung pushing potential nila. Kapag nakuha nila yung mga tier 1 tower, nalilimitahan nila yung space ng Admiral para mag-farm. Kapag nagawa nila yun, mapapunish nila ng sobra itong Shadow Fiend pick ng Admiral. Pero kung hindi, kung madidelay ng Admiral yung pag-push and yung aggression ng Execration, kayang-kaya nila palagan itong exe. Pero ito sa may bottom lane. Ang balik tayo, quick reconnect lang, naglalag ata sila, pero tignan natin kung ano yung next move dito ng Juggernaut going into the next item, going for the Rush Yasha or the Manta style. Hindi na siya magba-Battle Fury. Usually kasi ginawa niya din to nung game 1 kanina, gumawa he went for that casual Yasha muna, tapos siguro depende sa phase ng laban kung nahihirapan sila mag-push, wait lang. Pero eto, may race onto the Sand King, nandun yung two-man Dream Coil, tatama dito sa Shadow Fiend, holding them out at makakatakas lang yung the rest of Execration. So yun nga, like I was saying, yung ginawa nila kanina, he went for the casual Yasha, tapos depending na lang siguro sa pace ng laban kung oy, kailan natin lumaban na lumaban, so he's gonna go for the Manta style. Pero kung napapansin niya na ano ba yun, ang dami na nating rotation pero wala tayong nakakuha ang objective sa kills, nagka-transition siya usually for a Battle Fury na. Kasi nga naman, hindi mo mahasabayan si Shadow Fiend sa farming pace na ng laban natin going to the mid and late game. Mahuhuli nga sa farm itong si Juggernaut. Since ang laki nga ating advantage for Shadow Fiend with the race, pwede siya makapag-flash farm plus yung 80. Yung extra damage niya per stack. Yeah. Tignan natin kung sino ang unang yung Dream Coil ah. Saw it on the middle lane, pero mas I feel like mas maganda na yung performance na pinapakita ng Admiral ngayon. Mas nakakapag-trade na sila ng maayos kumbaga compared to doon sa unang tagpuan nila kanina. Pero ito, may Dragon Tail on to the Life Stealer na silence up pa, pero nandito ilalaban ng kuya mo, nara right click si kuya, nandun naman yung Dream Coil sa may likod, holding out again the Shadow Fiend and etong Warlock. So kita mo, nagamit na naman nila yung Dream Coil defensively, pero Dragon Knight nahatak sa kamatayan. Dalawang race coming from Ben-Hur will take out the DK dito sa may top lane.
grabe talaga. Legit the second time na gamit nila yung dream call defensively and wala silang nakuha ang kill. Was a bottom line si Juggernaut. Oh, kaligtas na naman with the Firefly at mukhang ilalaban neto ni Batrider. Nandun yung napalm stacks, Hunter in the Night nandyan na pero mukhang napalayo na itong si Juggernaut with that extra movement speed plus yung face boots. So, mukhang mag-out na sila dito and they do pop the darkness. I feel like this is going very well para sa side ng Admiral. They are making space or leaving space dito kay Shadow King para makapag-farm. Ito nga naman si si Pac na po-force siyang mag-rotate sa kabilang side ng mapa. Pero si Boombox, hinahabol dito ni Kimo. Pero ito, Beta, watch yourself. Nandiyan lang with the Firefly. May pag-agawan lang with that bounty rune itong si Sand King or si Kimo. Tignan natin. Siguro, yung execution, kailangan pa nila na isa pang initiation with either kay the DK or kay Sand King. Kasi nakihirapan sila. Eh. Laging si Pac lang ang pumapasok sa mga teamfight. Ayun, pero ito, nag-smoke na yung execution. Yeah, smoke rotation nga coming from the execution. Tanong kung may makakamit ba sila nandyan yung ward. Pero ito, Dream Coil, ikukamit na agad nila onto the Warlock. At ito, mabu-burst down nila quickly as possible at mukhang didiretso pa sa mid lane. Itong side ng execution habang doon naman sa may top lane, mukhang ipupush din ng Admiral yung tier 1 top tower na itong execution. Pero sa top lane, mukhang may ginugawan dito. Si Kimo? Simplong barrow strike lang from Kimo. Pero ito, fortification, nag-commit na habang dito. Mukhang magtutuloy-tuloy itong execution dito sa may mid lane. Pero here comes Shadow Fiend. Nandito na rin yung the rest. The lasso on to the Santino. Pero death ward, ilalapag na nila. Dropping low si Beto. Watch yourself. Mamamatay yung kuya mo. That's a 2-4-1 exchange in favor of the execution squad. So, kalungkutan to. Grabe, napakaganda. So, nag-initiate ito si Batrider with the flaming lasso. Pero nandun, nag-tipi kasi Shadow Fiend. So, yung paralyzing cast, nag-bounce sa kanilang dalawa lang. So, kahit na flaming lasso niya itong si Carl, hindi siya nakagalaw. He hold him up, pero walang na-follow up na damage aside ng Admiral. Si Lifestealer was not there yet. Si Shadow Fiend lang talaga yung pinaka-pamburst niya sa sitwasyon na yun. Unfortunately, nag-bounce nga yung paralyzing cast, nabigyan pa ng death ward itong si Batrider. So, napaganda pa yung supposedly a disaster na para sa side ng execution. Napansin ko lahat ng Dream Coil ni Santino, napakaganda simula kanina. It's either to save his teammate or makakuha ng magandang execution pero dito sa may top lane, walang vision etong Admiral. So, balik tayo kay Santino. Yun, hindi siya nagdadalawang isip i-commit yung Dream Coil. Yeah. Pero yung kill nga, pero si Kimo, nililigawan pa rin din dito sa top lane. Pero eto, Kimo, nabigyan. Coming from the... Ay, wala silang vision. So, ginamit nila yung Warlock Golem para dun sa Sand King ni Kimo. Pero hindi na masama yun para kay Kimo. That is a huge ultimate use para makakuha siya ng Admiral dito. Pero kung makakuha siya ng Tier 1 Tower, I guess that's pretty worth it. Pero since alam ng execution na wala silang pang-counter-initiate ng Warlock Golem, kita mo naman, ang lakas din ng loob dito ni Nando. So, eto na naman yung kagandang Dream Coil coming from Santino. Nandiyan yung Silence onto the Ben-Hur. Ben-Hur trying to fight it out pero nandito yung Flame Fury at mababurst down with the Fire Breath. Here comes the stun. Here comes the Omni Slash. Pero ito, dropping low si Kuya mo. Nahatak pa yung Dragon. Pero nandiyan yung Death Ward onto two pero buhay na buhay pa. Lifestealer naman ngumangat-ngat. Mawawala yung dalawa. Mawawala din si Batrider dito sa likod. Pero here comes Kimo with the Barrow Strike. Lumabas naman with the Infest Bomb. Itong kuya mo, Lifestealer, at mukhang makakakuha pa. Pero Epicenter, tatama sa dalawa. Mawawala yung apat. Kimo with a double kill at kagandang pasok nun, Ish. Yeah. Imagine kung meron silang chaotic offering on that team fight. That would have been an Admiral. Easy peasy win on that engagement sa gitna. But unfortunately, first 10 kills. So, wait lang. So, huling namatay. Unang naka 10 kills yung Admiral. Kasi huling namatay si ano eh. Ay, hindi. Huling namatay. Ah, dalawa na ako ni Kimo. So, Admiral nakakuha Admiral. ng first 10 kills natin. Ay! So, first 10 kills will go to the Admiral side. So, yung mga nakangiti dyan, tawa. Ngiti na lang po tayo yung mga nawalan. Sige, move on na lang. Tayo, inisip natin yung team fight, yung ang ganda galawan. Sila, kinakabahan sila. Kinakabahan sa first 10 kills. Sila mo na mamatay. Hindi ko rin natignal eh. Sabi ko, nakapokus ako sa team fight. Si Kuya Lo, tumayo. Sino first 10 kills? Ayan na. Ayan na po, yung mga Twitch chat. Mag
magwala na tayo dyan. Pero shoutouts pala, quick shoutouts kay It's Mick Aloy! Magandang magandang what gabi. What up, from Kishi sa Japan. Pero eto, Nando to continue yung push dito sa may top lane. Pero nandun, up! Oy! Pag Blade Fury pa. Pero wala siyang lasso. Andyan yung Infest Bomb dito sa Batrider. Pero eto, i-go-go ba nila? Paralyzing cast. Tatama dito kay Kuya Mububox. Pero makakawala yung Execration. Yeah. ewan ko lang kung anong plano talaga ng Admiral doon. Siguro, oy! Nag-regain si Shadow Pin from the backside. So, nakakuha si Pak! Nakakuha si Pak. Pero dito naman, Kimo on to the Night Stalker. Mukhang mabibigyan. Pero eto, hinahabol nila si Boss Kimo on to the tree line. Sabang sa kabilang side naman, hinahabol nila si Kuya Mo DK. Pero eto, kukumit ba nila? Makakatakas ba si Kimo? Nandun yung race and he will not survive. Pero dito naman sa likuan, meron pang lasso on to the DK. At makakauwa ng dalawang kills dito si Admiral. Ayan. So, on that engagement, hindi na nila na-commit yung chaotic offering on that team fight. Pero ang kinagandahan kasi doon, minus one na agad yung execution from the team fight since nakuha nga siya nitong si Ben-Hur sa kanyang Shadow Fiend. So, execution, they just tried to their best para makaalis on that awkward situation sa top lane. But in the end, Admiral, they have the mobility. They, nagamit na nga rin yung flaming lasso on your Batrider. Saka nasecure pa sila ng ilan pang kill sa teamfight na yun. So, it's 17 minutes-ish, 11 to 14 ang ating score. Sabi nga nila, palagan yung laban ng Exe versus Admiral. To. Tignan natin, yung network natin hindi pa rin nagkakalayo. Alamang lang yung Admiral dito ng mga ilang ninyan lang at hindi nagkakalayo din yan. Pero ito, mukhang mag-i-infest na naman. Ah, hindi pa lang nag-infest. Pero so far, maganda yung pagpa-farm ng Juggernaut against the Shadow Fiend even without the Battle Fury. Yeah. Saka ito nga, he's gonna go for the Lincoln Spear since si Batrider nga lang naman yung kayang humuli sa kanya dito sa side ng Admiral. He also, ito nga, meron siyang Mantas tayo to handle yung Silence. And para i-dodge na rin yung flaming lasso nitong si Batrider. Kasi ano yan eh, kapag nag-blink ka, kapag nakapag-react ka ng Mantas style, hindi magkakas yung nakakas na ano flaming lasso. So he will have to guess kung sino talaga doon yung totoo na Juggernaut. So tsambahan na lang nga, 40 Batrider. Pero ito magtutuloy-tuloy ata yung push dito ni Nando. Pero dito sa may bottom lane, magtutuloy-tuloy din tong Admiral taking the tier 1 bottom tower netong Execration pero TP kaagad dito sa taas yung the rest of Admiral habang kinukuha na ni Juggernaut yung tier 2 tower with the double damage naman coming from Santino. Mukhang mapapabilis yung kuha nila dito sa tower. Si ano si Santino yata may Blink Dagger na rin ang nakatago dito si Kimo. So eto open wounds onto the card pero nandun yung golem mamamatay si Kuya Mopak pero kapalit naman is the Warlock habang ito naman that chase onto the Witch Doctor makakakuha na naman ng other kill etong Admiral umabot yung paralyzing cast nandun yung Yules at ito pa mabibigyan yung Kuya Mo I mean yung pinato wala pala sa kabila pala yun so may mali tayo doon pero nakuha nila yung DK and Shadow Fiend will take the kill. Plus, diretso na sila sa Rosh Pit. So, tigil sa mga rason kung bakit nahihirapan si Pak mag-out or mag-re-engage yung mga teamfight natin is yung the behind, yung pagkuha niya or hindi pa niya nakakuha yung kanyang Yul Scepter. So, once na ma-slow siya, ma-open wounds and nagamit niya offensively yung Illusory Orb niya, mahihirapan na gadya. Kahit maraming na-silence siya dito ni Boombox. Is it was an automatic kill secured agad para sa side ng Admiral. Wala silang huge counter initiation with like say yung chaotic offering katulad ng sa Admiral. Though meron silang Sand King with the epicenter. Pero hindi mo naman kasi mahuhold or hindi masasalo ni Sand King yun kapag naka-rage itong si Life Healer since he was the main damage dealer doon kay Pak kanina. So, ito magtutuloy-tuloy yung farm ni Shadow Fiend going for the next item. It's the BKB. Mahihirapan na sila dito since most of the damage sa side ng Execration is magic with this Puck plus yung Sand King din yung epicenter niya. Pero mukhang unang gagalaw ang Admiral dito. It is nighttime so babo na pabor sa kanila to. Pero ito may smoke rotation kagad dito sa side ng Admiral. Here comes the Firefly. Mahuhuli yung Kuya sa likod. Nandun yung Infest Bomb combo. Mawawala si Kimo. Hindi man lang nakapag-set up pero ito sa may backlines naman may Omni Slash. Mawawala yung Warlock habang ito habulin pa rin nila yung the rest of Admiral. Pero ito ilalaban nila sa likod. Witch Doctor will fall. Dream Coil. Shadow Fiend hindi napigilan pero two heroes will fall dito sa site ng Execration-ish.
Yeah. Yun nga, since naset up na agad nila nang maaga itong si Sand King, wala na silang hero that could counter-initiate. Si DK naman, wala siyang, hindi niya magalaw itong si Life Healer. And because of this Life Healer, hindi kakayanin ni Juggernaut may pag-trade ng last hit. Kasi nga, Life Healer has a life steal. Ayun na nga. While si Juggernaut naman, ang pinaka-damage niya will come from the Omni Slash na sa early lab, sa early game natin ngayon. Ang daming disable and counter-initiation ng Admiral. So, nakihirapan silang pumwesto na maayos. Pero eto, nandito sa may mid lane, nakuha na ng Admiral yung tier 2 mid tower ng Execration. So, I think yung Execration, kailangan nila ng mas solid pa na pick-off. Kasi sa ginagawa ng Admiral, mas napaprioritize nila yung pressure and yung pick-off potential nila. Kasi lagi sila nauunahan eh. Dahil nga na-behind sila sa level, they're trying their best na makuha agad yung kanilang BKBs para makasabay na rin sila sa teamfight. Pero hindi ganun ka-importante yung BKB sa sa Admiral. I mean, sa Execration. Kasi yung Life Stealer, right clicker lang naman. Yung Silence, meron namang Yule Scepter na itong si Pac. Plus itong si Juggernaut, may Manta style na. Tapos si Shadow Fiend, I guess yung magic ni Shadow Fiend, malaking bagay din yun. Pero si Warlock kasi, papasok pa rin yung chaotic offering niya sa BKB, di ba? Tingnan natin, BKB naman pala yung pick-off na itong Batrider. Yeah. Pero bottom lane ata target nila, going on to the Juggernaut. Nakabang lang dito si Ben-Hur. Setting up, nandun yung Blade Fury, pero makakatakas pa yun ang tanong. Andito sa likod, si Hunter in the Night. Walang may Omni Slash yung kuya mo yun. Umabot yung Omni Slash, pero ito, Requiem ginamit na wala nang mana si Juggernaut. And all silence up, and he will be taken out dito sa may bot. Since napansin natin na wala rin vision ang Execution dito, they only have one vision sa may top side, but yung sa or defensively, wala silang idea kung nasaan yung exact positioning ng Admiral. So he got caught off guard from that gank sa side ng Admiral. So with that kill, nakuha nila itong tier 2 bottom tower ng Execration at mukhang didiretso na sila sa may tier 3 na itong Execration. Tingnan natin kung ano sagot ng Execration. Silence on to the Admiral squad, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagkuha nila ng tier 3 bottom tower at mukhang makakakuha sila ng possible racks. Yeah, this is gonna be pre-stentos rack, pero nag-blink in onto the Pac, and then the Pac will be bursted down with the Shadow Fiend. Nandyan yung buyback, pero itong inat-ngat yung dragon ng isang bato, at eto pa kukuhanin na nila itong bottom lane of racks, and good game. Allies lang. Alam ko, good game na, pero ito, inukuha na nila mid tower at possible rocks pa to para sa side ng Admiral squad. Grabe yung pinakitang early game dito ng Admiral. And also, Juggernaut does not have buyback on that engagement. So kahit na sabihin mo na mag-buyback siya doon, wala siyang Omni Slash. So I felt like na makukulangan ng damage yung Execration sa teamfight na yun. Siguro, kaya nagamit niya yung Omni Slash doon sa bottom lane is para makapag-buy ng time and makapag-respond yung mga heroes ng Execration. Pero yun nga, napansin siguro na nila na hindi pa nilang kayang lumaban since wala pa yung mga BKB nila. Kaya naging sacrifice na lang itong si Juggernaut. Pero grabe, yung Warlock nila now with the Aghanim Scepter. Napakayaman. Napakayaman po. Grabe. Pero quick shoutout nga pala kay Charlotte Dua, kay... Ayan. Dalawa lang. Dalawa lang. Ayan. Huwag nyo kami pinapagod. Shout out sa inyo dyan, guys. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta? Ayos ba kayo dyan? So, it's Mikaloy. Shoutouts din sa'yo. It's Mikaloy. Magandang gabi. Nandyan si It's Mikaloy. Mukhang napalanunan. May malaking napalanunan si Kuya. Top lane ata at next target nila. Habang dito naman, si Santino with the Pac. Illusory Orb out lang. Kung hahabulin pa ba nila, blink out lang kagad dito sa may top lane. At magsasama-sama na yung Execration dito sa top. We'll try to defend, pero may smoke. Gusto nilang ilaban to. Habang Batrider, Tabrik, Lasso, onto Karl. Pero Omni Slash, ilalaban lang kuya mo. Mawawala dito si Batrider. Habang ito naman, ilalaban Dream Coil onto 2 habang inangat katipak dito sa may likod. Pero Epicenter, tatama sa dalawa. Nandun yung Requiem. Will connect, pero ito, mamamatay sa kuya mo. Pero the double stun onto 2. Tatama, pero Shadow Fiend, buhay na buhay pa. Dropping low, pero yun, the Yule Scepter
the keeping the Shadow Queen alive, pero not for long. Mawawala dito yung tatlong heroes ng Admiral. May susunod pa ba? Ilalaban. Two-man stun. Magkoconnect na naman onto the Admiral. Pero Juggernaut, hinahamol ang Life Stealer. White Stealer. Eto na. Invest Bomb. Pero ito, the Spirit Vessel Charge onto the Juggernaut. Yeah, hindi na siya nakapag-lash. Kita mo naman yung difference on this carry. You have the siguro ang pinakalaban lang ni Juggernaut kapag nakakuha siya ng nakakuha siya ng butterfly, but other than that, talagang pabor na pabor kay Lifestealer yung 1v1 engagement. I mean, he tried his best na ibaling yung attention niya kay Nightstalker, pero kita mo naman, walang pakialam si Lifestealer kahit naka-Blade Fury siya. Nira-right-click at nira-right-click niya pa rin into the end. But hindi na rin masama yun na team by the side ng Execution. They picked a good fight kasi nga, wala pang chaotic offering yung Warlock na yun. So kahit na nakita mo na medyo tumagilid or nag-even up yung trade on that engagement sa taas, is mas naka-equal ng trade yung Execration. Pero dapat kasi nanalo sila dun eh. Kapag parang yun lang yung opportunity nila para makabawi ng malaki after a huge loss sa mga teamfight kanina. Since hindi nila nagawa yun, eto na, hindi nila natalo yung Admiral nang walang chaotic offering. So paano pa kaya kapag meron na silang chaotic offering and yung ultimate nila is naibigay ng mas maayos, di ba? Pero yung kanina nagawa ng Shadow Feet i-buy yung time with the Yule Scepter, mm-hmm. yung ginawa niya dito sa may top lane, napahabol pa si Santino dito. Pero saka since may Lincoln Spear na rin sila dito, hindi na nila kayang i-burst agad itong si Shadow Queen. Yun nga, he has the Yule Scepter, meron siyang dalawang defensive item, and yung damage coming from Gabby was already enough para sa team nila na mag-deal dito sa side ng Execration. Pero ito, may Barrow Strike na naman. Silence up, Epicenter, kilumit dito sa Nightstalker. A one ulti for the Nightstalker. Ang kulat naman. At makukuha nila, pero ito, aalis na lang muna dito si Ben-Hur, hindi niya na itutuloy, pero back now on a killing spree. Yeah. Tawag dito. Kung mapapatagal pa ng Execration tong laban na to, maybe they could take itong series na to and makabawi. Kasi si Juggernaut, though na mahina siya on this mid-game fight against kay Lifestealer, ang maganda kay Juggernaut is kayang-kaya niya i-kite itong si Lifestealer. Kumbaga, he have the movement speed, meron siyang Omni-Slash, and once na makapag-force staff yung mga heroes ng Execration, mahihirapan na rin makapagbigay ng damage itong si LS. Ito, BKB, pinaklip ni Batrider, pero wala siyang hinatak muna doon. Grabe, sobrang bilis ng reflection, and now it's maybe their time to counter-initiate, pero wala silang Dream Call, so wala silang pang-hold sa heroes ng Admiral. So, itong pack natin, meron ng Aghanim Scepter para kay Santino. Yeah, and also, tawag ito, kahit sabi mo may mga BKB na, yung heroes ng Admiral, kailangan pa rin nilang magstay on that Dream Call. Kasi kapag napopular, matagal-tagal na duration na stun yun. Plus damage pa rin. Napakalaking item pick up to para kay Santino. Tingnan natin kung kayang i-turn around ng Execration yung sitwasyon nila ngayon. Pero ito, 13k net worth lead. Siguro kapag yung timing na pwedeng hintayin ng Admiral is the next Aegis of Immortal. Kapag nakuha nila yon, they could maybe end this game, pero Execution, ang ganda nung pag-delay nila sa high ground push ng Admiral dito. Ito, Roshan will be up 1 minute pa before makuha itong second Rosh. Tignan natin kung sino makuha, pero hihintayin ba to ng Admiral o tutuloy-tuloy nila yung aggression dito sa top lane or mid lane? Kita mo naman si Nightstalker, dalawa na lang yung item na kulang niya para mabuo niya itong Aghanim Scepter. So, isa rin siguro sa mga rason kung bakit nahihirapan mag-engage yung Execution is dahil nga sa vision. Kapag nighttime, ang liit kung nakikita nila on the teamfight, so hindi nila nakikita exactly kung saan manggagaling yung initiation unless meron silang ward. Pero kahit sabihin mong ward, maliit pa rin yung vision nun kapag nag-pop mo yung darkness eh. Siguro, kung makapag-invest sila ng ward or kapag daytime, dun sila mag-strike with a quick pick-off, maybe kaya pa nilang patagalin tong laban na to. So far, Roshan na lang hinihintay pala na Admiral will be up in 17 seconds, pero dito sa taas, mukhang mamamatay si Juggernaut na huli with a double damage Lifestealer plus yung lasso neto ni Batrider. Hindi lang man siya nakawala even with the Lincoln Spear. Yeah.
sobrang hirap taga since eto nga si Batrider, marami na rin siyang skills para pang-cancel itong Lingen Spear ni Juggernaut, and looks like it is a perfect timing for an Aegis of Immortal. Ang tanong, are they gonna force buyback? Pero mukhang Roshan muna ang halimbang natin din. Natin kung ano responde dito ng Execration. Eto, kinukuha na ng Admiral Roshan advantage. Second Rosh to for the 31-minute mark. Meron ng cheese yan, pero eto, may smoke from the side of Execration. Batrider scouting it out habang ito naman Santino makikita with the puck. Wala nang illusory orb for the next 6 seconds. Antonio paralyzing cast, pero medyo too late na. Nakuha pa rin. They tried to steal the Aegis. Kimo, pero hindi nakamit. Oy, nakapag ano siya, nakapag shadow amulet, so nakapag TP siya back to base. Pero ito, nira right click ni Shadow Fiend, eto si TK, pero mabubuhay. Yeah, and also yung Gem of True Sight kasi was on the Batrider, kaya siguro they didn't have detection. Pero that is a huge win for Admiral. Muntik pa nga muntik pa maging disaster yung pasayad ng Admiral. Kasi nung nagbitaw ng paralyzing kasi Witch Doctor, pumasok sa loob malapit sa Roshan itong si Batrider. So kita mo naman, nag-bounce ba sa ilang heroes ng Admiral yon. But since nabigay na rin yung scouting from RRR, komportable na rin sila na hindi napapasok pa nung sipak sa loob ng na laso naman onto the Witch Doctor will be melted out. Bang ito, kinukuha na ng Admiral yung last tower netong Execration. Nilalaban pa ba nila? Aangat pa ba? Blade Fury nandyan, DK, Dragon Form, kinumit niya na BKB nandyan pa. Tignan natin kung itutuloy-tuloy ba ito ng Admiral. This is a really tough situation. Wait lang. Tower. Slow siege lang. Ito mga kuya mo. Aba, ito naman si Juggernaut. Dream Coil on to 3. Hindi nila pwede ilayuan, pero merong Warlock Golem on to 2. Omni Slash on to the ground. Yule Scepter trying to hold it out. Barrow Strike on to the kuya mo, at mamamatay dito si Kimo, pero quick buyback on to the Sand King. Abang dito naman sa may backlines, boy na boy pa rin yung Admiral-ish. I mean, they have the sustain with this Warlock. Meron pa silang Urn of Shadows. Meron ka pang yung heal dito kay Warlock. So, palag na palag talaga sila on those teamfights. For the side ng Execration, kapag hindi nabigay na maayos ni Kimo yung BKB niya, pero ito na si Lifestealer. Okay, Fury onto the Lifestealer. Pero ito, tuloy-tuloy lang yung paggat-ngat ng Lifestealer dito sa racks ng Execration. At Execration standing on the last racks of the game. Wala na sila. Ubus na ubus nila. Ubus na, Diyos ko. Yeah, hirap na nga pumunti siya ng ano dito. Barrow Strike naman para dito sa Lifestealer, pero nagbabounce yung kuya mo paralyzing gas. Abang eto naman, lasso onto the Juggernaut. Hindi man lang nakapag-react, no buyback. Juggernaut will fall and then the DK. Buyback will be committed and GG will be called for the side of Execration. Admiral will take game number one against the Execration squad. I think what went down or what went wrong sa side Execution on their lineup is that hindi nila gaano na-prioritize yung Dream Coil nitong si Puck. It was always used defensively. Wala sila nakakuha ang objective with the Dragon Form. And I guess yung after nung mga team fights, laging na-waste or nagagamit yung Dragon Form. Kumbaga kalahati ng Dragon Form was just used trying to defend yung high ground nila kayo na sa taas. Kumbaga, as a DK, gusto mo siya magamit on those team fight, you want to use it as much as possible. But since kinulang nga rin sila with a creep wave to the high ground, kaya nahirapan talaga sila sa laban na yun. But in the end, Admiral with a good rotation, sila na ngayon nagdictate nung early to mid game natin, plus yung laning pace pa nila with this Night Stalker pickup ng Admiral. Hello, that was game number one going to the Admiral squad. Magbabalik po kami for game number two quick. Break lang kami. Wombo X Combo, we will be right back. Nakita ko si Sir Mike, nakita ko rin